Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, and our YouTube viewers. Meron po kaming ipapakitang recipe sa inyo. Ang Galletas de Leche. Galletas de Leche. We'll show you how to do it. Ito po sa ating episode na to sa aming pong pagbabalik. Gagawa tayo cookies lang naman to. Creaming method, kaya first step, sift the flour, baking powder, at saka ho, kaya siya galletas de leche. Meron siyang gatas. Sandawakmak na gatas. Leche. Hindi dahil ginagawa ko. Yan yung salt, then sift together. Para lang ho, mahalo sila mabuti at maalis yung lumps. Hindi kailangan 3 times, basta siguraduhin lang well mix yung ating dry ingredient. Dahil nandito yung leavener, kailangan nakadistribute ng maayos yan. Then, set aside. I-cream naman natin ang butter at saka ang sugar. Gamitan niya ng mixer. Low speed muna pagka yung asukal natin ay ng butter, na-absorb na, saka natin siya i-high speed. Pag sinabi hong until fluffy, kailangan, ayan, maging light yung ating mixture. Dahil ibig sabihin na aerate na yan. Creamy siya daw. Creamy. Meron ng hangin yung ating mixture. And then, add the egg. So, lagi ho, una ang sugar sa egg para ma-absorb yung liquid ng egg. Pag inuna natin yung egg, hihiwalay lang siya dun sa mantikilya o sa butter. Medium speed. Pwede rin na rin natin i-add ngayon yung ating dayak. Konti lang to taste. Pag naihalo na hong mabuti ang ating egg, pwede na tayo mag-add ng dry ingredients. Napakadali. Mm-hmm.
low speed. Huwag niyo yung overmix yan, ha? Just until blended. Ngayon, pag-blended na, tama na po yan. Dahan-dahan. I-scoop natin siya ngayon using scoop number 24. Any scoop, pero kung mas malaki, gusto nyo, nasa inyo na. Ang magandang size ay scoop 24. Hindi siya magbo-brown. Maluluto siya agad. Pag medyo malaki kasi, mas magbo-brown yung ating galletas de leche. Mas maganda ho kung galletas de leche. Kasi maraming gatas yan, kaya madaling mag-brown yan. Temperature na oven natin, 350 degrees. Size ng scoop gagamitin ko is 24. Na natin. So, yung cookie sheet natin lined with Teflon sheets. Pwedeng diretso, kahit hindi na i-grease dahil marami naman siyang butter, pero mas madali ho. Mas malinis na matatanggal siya kung meron tayong Teflon sheet. Saan nakakabili niyan? Sa Mrs. Gallang's Kitchen Store. Ay, kitchen shop pala. Hindi ko alam yung pangalan ng tindahan. Kutsara lang, kaya lang mas pantay-pantay kung scoop ang gagawin. Pwede rin ipipe dahil malambot naman yung mixture natin. So, dapat preheated na yung oven. Hindi pwedeng pagkalagay, saka pa lang sisindihan. No. When you bake, you should always preheat your oven. Ganda ng kagandaan po sa mga cookies na ganyan, they can wait. Unlike sa cake, you have to salang them right away. Ito, huwag nyo lang ilalagay sa mainit na lugar, ha? Kasi baka lalong lumatag yan. So, preheated na po yung oven, pwede na natin isalang ito. Andito na ho ang ating galletas de leche na binake natin for 12 minutes sa 350 degrees na oven. Lumabas na ilan? 37 pieces? 37 pieces, pero usually 35 lang. Kaya lang nga dumidikit sa scoop kanina yun dahil hindi na-chill yung ating mixture. Ayan. Ayan po yung ating Teflon sheet. Malinis. Oo. You can use and reuse it again. Nag-brown lang konti yung gilid, pero yung pinaka-cookie ho, very, very light. So, yellowish, pero hindi brown. Dapat hindi matamis yan. Malinam-nam. O, palalamigin na lang natin yan. Mamaya namin titikman ni Ete. Of course, titikman natin ang ating finished product. Kung papatulan ko yan, yung sampo,
Sandali lang maubos. Dahil nagme-melt sa bibig. Masarap. Masarap nagme-melt sa bibig. Parang lasang gatas, tapos may diet and butter. Just imagine, no? Parang siyang cookies na pastillas na masarap. Lalo po pag bagong luto. Kung gusto ko na magaling sa oven, no? Hindi mo makailangan mo yun, nagme-melt sa bibig. Melts in the mouth. A little good butter cookies yun, no? Yan yan talaga dapat. We hope you try the recipe. For your questions, comments, and suggestions, no? Just drop us a message sa aming pong Facebook page. Facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And our YouTube channel for our old episodes. Sa Mrs. Galang's Kitchen din po ang tawag. Sana po hindi kayo magsawa sa panonood at pag-email sa amin. Hanggang sa pagbalik po namin, maraming salamat. Thank you for watching.